For today video about sa mga problem sa under chassis at mga parts na nasira, at gagawin natin tulad halimbawa ng brake caliper pin na nag-stick, brake rotors, suspension assembly, tie rod, rock and boot, stub bushings, end link, shock and mounting shock. Lumalago pa ang baon dahil wala na yung stub link niya. Dito magkabila yung mga bagong stub link. Wala na, na-disconnect. Naglaraon lumago to. Ito sa kabila, ito rin. Ganon din yung stub link. Biglang lumago to. Ito yung bolt yung sira din. Tapos sa preno niya, sa caliper, maingay. Yeah, pinamamaltok mo yun ni Potang ay. Potang mamatras ka. Lumalabotak daw pag umatras. Ito yung kinabit nilang brake pad. Naglalak. Naglalak na yun. Ito po yung diferensya. Ayan po. Ayan o. Yan o, hugot. Yan o. Kaya naglalak. Bayo lapin. Tapos, ah! Aray rin, stock-up na rin kaya mo. Ako nang air. At may itong nilalakoy, may itong stock-up. May laso na rin eh. Kailangan din ma, may lungan lang mga kanyan eh. Mat na, may glock eh, dindam niya. Ito may nakabagay niya eh. Dinawa ka preno eh. Pero bayo lang. Oo, bayo lang. Ay, stock-up lang pares eh. Tangkita na mamapuputo, mamuputo yung kagaloy eh. Ano yung caliper? Ha? Obra. Yung ma'am reno po, tang pinreno mo yung mga subong na. Pag pinreno mo, so tutulak to. Tutulak yan. Ha? Pag tinulak yan, ma'am reno. Italic na yun. Wow, ma'am reno na. Po yung nagiging resulta o. Kasi po, ito po, stock up po ito. Stock up po mga to. Tapos tumutulog po siya pag atras dahil nga nahugod na yung lining ng brake pads. Naglalak. Kasi nag-stock up na dyan o. Ayan o. Tapos pare-rebusing na natin para walang play. What? What are you talking about? Po, yung caliper rod, rod pin. Ito po yung caliper rod pin. Nag-i-slide po ito pag sinipa nung piston. Nakalagay dito yung piston caliper. Ito po dito siya nakaawak pag umipit yung piston sa brake pads. Ito po mag-release din po siya. Eh kung stock up po siya, hindi maglalaro, magdidikit yung brake pads sa rotor, dito sa rotor na to. Kaya nag-iingay po siya, nakakapit. Kakalas natin sa machine shop to kasi wala na po yung boot niya, yung cover boot dito para hindi mapasukan ng dumi, tubig. Kaya siya nag-i-stop, nag-stick dahil wala siyang cover. Ayan po. Ayan, walang cover. Katulad dito, meron siya pero sira na rin. Ito po itong cover nito, ayan, sira na rin. Kaya pumasok ng dumi, nag-stick siya. Ito po yung mga bagong stub kit. Para dito po yan. Ayan. Nawawala itong dito eh. Nahulog po. Baka inalis. Lalagyan po natin ulit pang control. Tapos yung bearing, ano yun natin. Ayan, gawin na rin natin yung bearing. Ito po yung wheel bearing. Mahuhong na po. Ayan o. Oh. May hihong na po.
Hoy. Balik-balik. Oh, atin din balik. Tama ka ba yan? Wah. Sa init ma-ibay. Napo lumabas sa pila. Una po, itong munang washer to. Dito mo ano, yung lock. Yung pinaka ano, maglalock siya, magkakat. Yung ulo, yan. Tapos ito po, size 30. Pag inikpitan po ito, ikpitan yung ganon, tapos balik yung konti. Kasi pag sobrang mong ipit yung bearing, yan. Tapos may lock po ito. Iyanin nyo po rito. Ito cover ng spindle para hindi papasok ang dumi. Ayan o. Pag sinasabi mo, tapos mo ito, may tunog din, yun ang wala rin pressure, oh. Sa kalahati, pero gumagana pa po siya, tapos hindi na bumabalik, mahina na po yung balik niya, kaya pag binounce mo, matagal ang response niya para bumalik. Kami itong yung metro. Ha? Kami itong yung metro. Saan? Ito po, wala na pressure yung panlipod. Kaya pag tumatakbo siya, nagbabounce, dinig mo yung ingay. Nagkaka-cause ng ingay. Ayan o. Dinig mo yung ingay. Walang pressure. Ayan po. Yan ang naririnig niya pag tumatakbo siya, nagbabounce.